Manila, and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD, 1098 AM, Now Radio. Visit us online at DWAD1098.com. Natuklasan mo na ba ang bisa at benepisyo ng magkasamang herbs at superfoods? Tumutulong sila upang palakasin ang ating katawan at ang ating immune system para makarecover at makalaban sa mga karamdaman. Natagpuan mo na ba ang health supplements na kayang gawin ang parehong benepisyong ito? Introducing Health Insight Wellness. Healthy Blend 15-in-1 and 16-in-1 Coffee Blend blended with Agaricus Blasii Murril at Cordyceps sinensis. Kinaguri ang the king and queen of mushrooms. Tiglay nito ang mga beta-glucans na siyang pinakapagkain ng immune system na lumalaban sa mga viruses, bacteria at cancer cells sa katawan. Ayon sa pag-aaral, nakakatulong din ang mga ito sa mga karamdaman gaya ng fatigue, pananamlay sa sex, heart, lung, and kidney diseases. Chlorella, spirulina, barley, moringa at chia seed, mga kilalang superfoods sa buong mundo. Nagsisilbi itong pagkain ng mga selula ng ating katawan para lumukas at makarecover ito mula sa panghihina at anumang karamdaman. Dahil sa taglay nitong chlorophyll, mahusay itong mga blood cleansers at nakakatulong para maiwasan ang anemia, sakit ng ulo, hypertension at diabetes. At marami pang ibang karamdaman dulot ng pagbaba ng blood oxygen sa dugo. Mangosteen, graviola at resveratrol, mga kilalang antioxidants, tumutulong ang mga ito para bumagal ang aging process ng katawan. Pinagaganda nito ang functions ng nervous, circulatory at immune systems para lumakas laban sa tumor cells, maiwasan ang stroke at heart attack na resulta ng pagbabara ng mga ugat at paninigas ng mga muscle at body tissues dala ng acidity sa dugo. Aloe vera, ground seaweeds at stevia, mga pagkaing tumutulong para pagandahin ang ating digestive function, tumutulong gawing regular ang ating bowel movement, balansehin ang ating blood sugar level at pabilisin ang paggaling ng mga sugat sa katawan laban sa oxidative stress na nagiging sanhi ng iba't iba pang karamdaman. Ang Health Insight 15-in-1 and Health Insight 16-in-1 Herbal Coffee Blend ang dalawa sa pinakabasarap at pinakamaaasahang herbal coffee blend na kaagapay at minahal ng masa. Huwag nang magpahuli. Subukan at patunayan ang nakakabilib na epekto ng Amazing Health Insight 15-in-1 and Health Insight 16-in-1 Herbal Coffee Blend. Ang dalawa sa pinakamasarap at pinakamamahal na herbal coffee mix ng mga Pilipino. Times are sometimes a blessing in disguise. Let it go and let it make you better. Kaya tutok na sa Happy Morning Show at limutin ang problema. Sama-sama tayong matuto, maaliw at mag-bonding on air sa isang oras ng makabuluhang programa, ang Happy Morning Show. Kasama ang ating happy host na si Miss Horizon Chaser. Ito ang Happy Morning Show. Matututo ka na. Lagi ka pang masaya. To be happy. You know what I'm saying? Happy. It's so nice to be happy. Everybody should be happy. It's so nice to be happy. Happy morning sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan po sa buong mundo. Ang inyong abang lingkod po ito, Miss Horizon Chaser. Happy morning sa mga drivers po natin. At siyempre mga anpa dyan. Si Shilane talaga nag-live ka agad. Happy morning sa iyo, Shilane, ang ating treasurer po ng anpa dyan sa Angono, Rizal. And siyempre kanina mga nag-live po sa akin. Happy morning! At sana po dito kayo mag-live din po, no? Manood po tayo sa ating programa dahil napakaganda po ng ating programa ngayon at punong-puno na naman po ng mga
impormasyon na talaga makakatulong sa ating pang-araw-araw na ating pamumuhay. Lalo na po yung mga gustong magnegosyo dyan at patuloy pa rin na naghahanap po ng mga inovasyon para po ay alam natin na kailangan natin ito. Ano po? Okay, ano po ba ang ating aabangan sa programang Happy Morning Show? Special coverage po kasi ng inyong abang lingkod kamakailan lamang dahil meron pong binuksan itong mga lokal na mga produkto po sa ating bansa at meron na po ito ngayon dyan sa San Mateo Rizal. Ayun po ay nag-open ang DOST Calabarzon o DOST Rizal sa pangunguna ni RD Regional Director Emilita Bagsit ng DOST Calabarzon. Sila po nag-organize at kasama si DOST Provincial Director Fernando Ablaza at siyempre si Sancho Maborang na ating undersecretary na siya po ang nag-innovate nitong programa ng online shopping ng DOST, ang One Store Hub, ito po ay mga produkto po ng mga gawang Pinoy. At napakasarap, napakadekalidad po ng mga produkto. At yan po ay nag-open na dyan sa istansya. Okay, dyan sa San Mateo, teka lang ha, San Mateo Rizal, Estancio Di Lorenzo. Doon nyo po makikita itong bagong bukas na online shopping. Mga local na products po ito at yan po ay programa ng DOST. Special coverage, mapapanood ninyo ang mga produkto at yung mga message po ni Secretary Fortunato de la Peña, ni Sancho Yusek Sancho Maborang at siyempre po yung ating provincial director, representative po siya ni Ma'am Emilita Bagsit, si Fernando Ablaza. Panoorin niyo po yan. At ano po ba ang mga balita rin sa Department of Agrarian Reform? Lalo na po, napipintog na ibababa talaga ang presyo ng bigas. Gagawin na po ng 20 pesos per kilo. Sa Monday pa yan malalaman. So abangan niyo po yan sa ating mga balitang pangsakahan mula kay Secretary Bernie Cruz. At ang isa pa rito yung mga agrarian reform beneficiaries dyan sa Sorsogon, nagbayad na po sila ng amortisasyon sa lupa. So isang inspirasyon po ito para sa mga may asosasyon. At kasama din dyan sa mga balita sa Department of Agrarian Reform, mga agrarian reform beneficiaries DAR pala at ang DTI nagsagawa ng training para dyan sa agri-marketing ng mga miyembro ng ARBO dyan sa Cagayan. At abangan nyo rin po itong balita pa rin ng DOST PSTC Laguna, assisted MSMEs receive basic electrical safety awareness training by Jean Ruilenos Alvarez. Bakit ba mahalaga yung mga electrical training na yan? Dahil marami na pong nasunugan ngayon. Di ho ba? So may mapupulot po tayo na tips dyan. At syempre po, ay iba pang mga balita natin ay antabayanan nyo lang po at marami po tayo pumapasok. Lalo na po yung mga investors, Japanese investors po natin, kamakailan lamang na naganap po dyan sa Manila Peninsula, Makati, na inilunsad po nila ang bagong teknolohiya ng credit card na fingerprint na lang po. So pwede nyo pong tingnan na yan sa Facebook ng inyong abang lingkod, Happy Morning Show and Miss Horizon Chaser, o kaya naman po mas buo doon sa Happy Morning Show sa YouTube channel. Kompleto po yun doon at makikita nyo rin po. And syempre yung mga lehitimo po sa teknolohiya pa rin na mga kababayan natin, nasilip na din po nila yung sa COMELEC, yung itong national elections po natin. Yun po ay nasa YouTube channel na rin na inyong abang lingkod. Buo po yun. So ano yung explanation nila dyan na nasilip po nila? So syempre papakinggan natin ang bawat panig. Alam nyo naman po pagdating sa teknolohiya at siyensya,
ay kumpleto po tayo dito sa ating programa, no, sa Happy Morning, at wala po tayong pinapanigan. Okay, at si Angelo, good morning Horizon Chaser, keep safe, God bless, from Malolos, Bulacan. Arlinda, hello po ma'am Narisa, good morning po ma'am, happy morning, ingat po kayo. And good morning po to Manila Pen, Makati City, with Francis Mariam, TKM Investment Forum, June 1 to 2022. Si Edmond Pangilinan, thank you po Sir Edmond sa panunod. Fedelus Luzano, ang aking masipag po na taga-subayba at kaibigan, lagi po sumusuporta kahit po sa lahat po ng social media account. Okay, hindi ko na po kayo maisa-isa, mamaya babatiin ko po kayong lahat dahil hitik po yung ating programa sa ngayon, at dyan lang po kayo, babalik po tayo sa loob ng ilang minuto. Happy morning! Everybody should be happy. Okay, so ngayong Monday po ay abangan nyo po, meron po tayong report na ilalabas mula sa Department of Agrarian Reform kay Secretary Bernie Cruz. Ilalabas ng DAR itong paglabas ng kilo ng bigas. Magiging 20 pesos na yan. Si Felix De Selva, thank you so much sa bigay na impormasyon, ano po, June 6 po yan. Abangan nyo, dahil yung President, as President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aspires to bring the price of rice down to 20 pesos per kilo, the Department of Agrarian Reform sees the realizations of its through the implementation of the of its mega farms project. So nag-invite po ito sa mga media sa amin po. So abangan nyo po ang buong detalye ngayong Monday. Okay, para pa rin sa balitang agrarian reform, mga agrarian reform program or beneficiaries sa Sorsogon, nagbayad na po sila ng amortisasyon sa lupa. Sa lungsod ng Sorsogon, iniulat ng Department of Agrarian Reform or DAR dyan sa lalawigang ito na 6 na agrarian reform beneficiaries sa bayan ng Kasiguran ang nakapagbayad na ng kanilang mga amortisasyon sa lupa, kung saan 5 ang nakapagbayad ng buo. Sinabi ni Agrarian Reform Chief Nida Santiago na sa ilalim ng Section 6 ng Republic Act Number 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Program or CAP, ito yung mga magsasakang benepisyaryo ay magbabayad para sa mga lupang iginawad sa ilalim ng batas na ito sa LBP. Ang pagbabayad ng amortization ay ginawa sa pamamagitan ng support to the parcelization of lands of individual titling or split project ng DAR. Ang mga nakatanggap, ani ni Santiago, ng computerized titles or C-titles sa Barangay Babini ay nagbayad sa gobyerno ng kabuang 655 at 356 na piso na amortisasyon sa impormasyong ito. Kaya ihanda na ng LBP yung mga dokumentong kailangan para marangal itong mga bayarin doon sa mga titulo ng mga lupa. Sinabi rin ni Santiago na ang pagbabayad ng buwis at amortisasyon ng lupa ay nagpapatunay na ang mga magsasaka na ang legal na may-ari ng lupang kanilang sinasaka. At niya pa, nagkaroon na tayo ng magandang relasyon sa ating mga CARP implementing agencies doon sa Sorsogon, at kasama dyan yung LBP, kung saan ay dinideposito na yung pera para sa koleksyon ng mga bayarin mula sa agrarian reform. Sinabi ni Engineer Jesse Basco, or manager ng LBP Agrarian Operations Center sa Legazpi City, na bukas yung kanyang tanggapan sa pagkipagtulungan doon sa DAR at ARBS para sa marangal na gawain ito. At aniya, nananatili kaming nakatuon sa pagbuo ng isang produktibong nakikipagtulungan sa kanila upang maipatupad na yung CARP sa Sorsogon. At samantala, pinadali din ni Basco yung pangungulekta ng data ng amortisasyon ng lupa
batay doon sa LANA Distribution Information Schedule o LDIS na itinakda ng DAR Provincial Office ng LBP at LBP Agrarian Operations Center. Sinabi ni Basco na ang LDIS ay isang mahalagang dokumento para sa pagtukoy ng halaga ng lupa at inilaan ito sa mga magsasakang benepisyaryo ng CARP at naglalaman ito ng mga datos na kinakailangan upang makalkula yung amortisasyon na dapat bayaran ng ARB sa pamahalaan. Sa ngayong hawak ko na ang simbolo ng aking mga pakikipagbaka at ng aking mga magulang, ako ay nagpapasalamat sa DAR sa pagbibigay nitong oportunidad sa aking pamilya at nangangako akong pangalagaan at itong lupang ito, ani ni Marlon Falir, isang benepisyaryo ng Ogorio Martinez Estate sa Mabini sa Bayan ng Kasiguran. Ipinahayag ni Mariam Zabolen na Municipal Agrarian Reform Program Officer na dahil sa matagumpay na pagpapatupad ng proyektong split ay nakinabang hindi lamang itong mga ARB sa Sorsogon kundi maging sa mga buong lalawigan dahil ginawa nitong mas inklusibo yung CARP. Kaya naman ay ani ni Jamaline, hindi na kami makapaghintay na maipatupad pa yung proyektong ito sa Kasiguran. Hindi lamang nito pinabilis yung pag-i-issue ng individual na titulo sa mga ARB, kundi binigyan din sila ng panibagong pag-asa at kumpiyansa para sa walang patid na panungkulan sa lupang kanilang tiniterhan sa buong buhay nila. Kaya ipinahayag ni DAR Bicol Regional Director Rodrigo Rialubit, ito yung kanyang pasasalamat sa makabuluhang pagsisika na ginawa ng departamento sa pagpapatupad ng proyektong split sa Sorsogon. Aniya, nakagawa na ang DAR Sorsogon ng 114 na sea titles na sumasaklaw sa kabuang lawak na 178,700 ektarya na isinasaka na ngayon ng 112 benepisyaryo dyan sa lalawigan. Noong 2021, isa ang Sorsogon sa mga unang probinsya sa bansa na naglunsad ng proyektong split. Mula nang mabuo, ang lalawigan ay nakapag-validate na ng 1,240 ektarya ng lupa dyan sa Sorsogon at 14 naman sa iba pang munisipalidad. Samantala, para pa rin sa mga balitang agrarian reform, mga magsasaka ng Austarias tumalo ng pagsanay sa organikong pagsasaka. Sa Austarias, Cebu, 27 na agrarian reform beneficiaries ang sumasailalim na sa pagsasanay ng organic farming technology dyan sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support ng Department of Agrarian Reform dito sa lalawigan ng Cebu. Sinabi ni Chief Agrarian Reform Program Officer Randolph Olves na ito yung mga magsasakang miyembro ng Pondok Mag-uuma or Pubag sa Barangay San Isidro, Austarias ay sinanay doon sa vermi composting or soil management at soil fertility. Kaya ani ni Olves, nitong mga nakaraang taon, ang mga magsasaka ay nakaranas na matinding kondisyon ng panahon tulad ng tagtuyot. Ang programang ito ay tutulong sa kanila na umangkop sa mga pagbabago sa klima at malaman yung mga tamang gagawin upang makapag-ani pa rin ng maayos na kahit pa iba-iba ang klima. Ang mga magsasaka ay aktibong nakibahagi sa demonstrasyon at hands-on na aktibidad ng batay sa mga paksang ipinakita ng mga tagapagsalita. At hinikayat itong mga magsasaka ng Pumag na magsanay ng organikong pagsasaka upang mapahusa yung katabaan ng lupa, mapabuti yung biodiversity ng sakahan at makatulong din ito sa pagpigil ng karagdagang pagkaubos ng likas ng yaman. Sinabi ni Olves na bago ang pagsasanay, dumalo itong mga magsasaka ng Pumag sa isang seminar tungkol sa climate change awareness. Ang
Nasabing pagsasanay ay nasa ilalim din ng proyektong CRFPS na pagpapahusay at pagpapanatili ng produktibidad ng agrikultura. Ani ni Olebes, ang seminar na pagbabago ng klima ay nagpapaunawa sa kanila sa mga sanhi at epekto ng pagbabago ng klima. Ang pagsasanay ay ginawang posible sa pakikipagtulungan ng lokal na unit ng pamahalaan ng Asturias at mga resources speaker mula sa DAR at ang agriculturist mula sa Asturias Municipal Office. Samantala, mga balita pa rin, DAR DTI nagsagawa ng training para sa agri-marketing ng mga miyembro ng ARB o sa Cagayan. Nagtulungan kamakailan ng Department of Agrarian Reform, Provincial Office ng Cagayan, Batanes at ang Department of Trade and Industry dyan sa Region 2 upang palakasin ang kakayahan at kaalaman ng mga miyembro ng Agrarian Reform Beneficiaries Organizations dyan sa lalawigan ng Cagayan sa pagbebenta ng kanilang mga produktong agrikultural. Ang limang araw na pagsasanay na tinaguriang trains and issues and marketing and e-marketing na may layuning magbigay ng oportunidad doon sa mga ARBOs, MSME or micro, small and medium enterprises na mapagbuti yung kanilang marketing strategies at malaman din yung tamang paggawa ng marketing plan na magpapalakas sa kanilang competitiveness sa parehong lokal at pandaigdigang merkado. Ayon kay Cagayan Valley Director Samuel Salmorero, na tatlong ARBO na po ang kinabilangan ng Santa Cruz Multi-Purpose Cooperative dyan sa Pamploma at Patasda ARB Cooperative sa Alcalapan at Salamin Multi-Purpose Cooperative sa Tubo ng Dumalaw ang pagsasanay. Ani ni Solmero, pagkatapos ng pagsasanay na ito, inaasahan namin yung mga ARBO na magkaroon ng mga kabagong kaalaman at epektibong marketing strategy na makakatulong sa pag-angat ng katayuan sa ekonomiya ng kanilang organisasyon. Ang pagsasanay ay pinatupad sa ilalim ng support services component ng Comprehensive Agrarian Reform Program kung saan ang DAR at itong DTI ay magtutulungan upang mabigyan ng mas malawak na tulong doon sa pagpapaunlad ng merkado at produkto ng mga Agrarian Reform Community at mga ARBO. Itinuturo din ni DTI Corp Provincial Coordinator na si Andre Abike yung konsepto at pakinabang ng traditional at makabagong pamamaraan ng marketing. Binigyan din niya yung mga benepisyo at kahalagahan ng online marketing na napakahalaga na sa panahon ngayon. Yan po mga balita ng Department of Agrarian Reform mula kay Secretary Bernie Cruz. Si Sec nandun ngayon sa probinsya pa kasi dapat may interview po sa kanya. Talagang hindi kaya dahil mahirap po yung signal din doon. Pero makakapanayan pa rin po natin dahil talagang busy yung ating secretary. Parang ang hirap ng mabasa niyan. English pa man din. Mula sa DOST PSTC Laguna. Assisted micro, small, medium enterprises receive basic electrical safety awareness training mula po yan kay Jean Pauline Alvarez. On May 30, 2022, Provincial Science Technology Center or PSTC Laguna invited the Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippine Incorporation dyan sa East Laguna Chapter to conduct basic electrical safety awareness training for science technology and small enterprise technology upgrading program or setup and grants and aid or GIA assisted micro, small, medium enterprises and observance with National Electrical Safety Month. The training rendered was led by their chapter president, Engineer Raniel Louis W. Mendiola, together with Engineer Ferdinand Marcelo Abanto, and Vice President Internal and Engineer Muhammad Salih Manbandao, Chapter Treasurer.
During the training, the technical speaker discussed the importance of having electrical practitioner of employer or employees or consultant and company to assure that the company has safe and compliant electrical system of electrical equipment wiring that also covers basic materials quality and electrical work standards for the safe use of electrical for light, heat, power, communications, signaling, and other purposes. Engineer Mendiola, sana tayo. Engineer Mendiola defined an electrical hazard as a dangerous condition such that contact of equipment failure can result in electric shock or arc flash burn, thermal burn, or blast. He showed some examples of electrical hazard that can be seen in a workplace. Sana. He also played the video clips showing the result of electrical hazard in the workplace such as burns, blasts, explosions, electrocution or fires, loss of property, and even loss of lives. Likewise, Engineer Bandao tackled the importance of observing all electrical safety. Safety requirements and practices. He enumerated some good practices in attaining an electrically safe working place such as taking electrical risk assessment, training safety workers, and good electrical safety management. He ended his presentation with the hierarchy of health and safety control based on effectiveness. Lastly, Engineer Abanto presented the response in the event of electrical accident, wherein he tackled the importance of having a safe and compliant electrical system. He also gave the different personnel protective equipment depending on the exposure and electrical works. He also gave the importance of having a qualified person to handle the electrical system. Mahalaga ito, ano po, maraming nasunugan ngayon, and electrical equipment and workplace. He taught that the contact release training wherein he gave the procedures on how to respond and emergency such an electrical hazard, the technical speakers challenged the participant to exert further efforts and providing familiarizations among their respective company personnel. Pakitaas yan. Regarding the location of the source of the electricity, including outlets, circuit breakers, fuse box, and general main switch. They likewise reminded the participants to be electrically safe not only in the workplace but also at home. Electricity is a very serious hazard in every workplace and causes significant injuries, loss of property, and even death. Electrical hazard are not something that everyone is aware of and knowledgeable about, that what is imperative to the basic electrical safety training like this at the minimum, so that our beneficiaries develop an awareness of the importance of electrical safety and avoid potential electrical hazard and working place. Totoo naman yan, napakadami na po nasunugan ngayon, ano po. So maganda po yung training na yun. Okay, at isusunod na po natin yung opening ng One Store Hub and Rizal, First and Calabarzon, na kung saan po ang DOST ay nagkaroon po nito ng opening. Ang DOST Region 2 ang nag-finance at collaboration with the Estancia De Lorenzo dyan po sa San Mateo Rizal. Panoorin nyo po ang buong ganap, ang special coverage po natin. Sige, pakiplay na lang po, Aaron, ang ating technician. Tuloy-tuloy lamang, Aaron. Play na.
Ayan, so introduction pa lang po yan. Yan po tayo, ang inyong lingkod kasama po dyan. Lorenzo San Mateo Rizal. Reach sa inyong browser para makita ang mga high quality local products na pwede mo lang mabili in just one click. To know more about One Store, maybe we can watch this video. One Store Hub here at Estancia de Lorenzo San Mateo Rizal. Ayon niyo pong kilalanin ko ang mga guests at participants. Yan pong nagsalita, Pipino, yung owner po ng Estancia del Lorenzo. Sa pagpapalawak na nag-adapt po ng One Store Hub. Sa pamamagitan po nitong ating One Store Hub ay mabilis na kakarating ating mga produkto sa ating mga mamimili na nanggaling po sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Pwede pong mag-adapt yung ating mga kababayan dyan kung gusto magkaroon ng One Store Hub. One Store Hub upang maipamahagi. Para po itong Shopee or so, Lazada. So maraming pong salamat sa inyong lahat at kami po ay umaasam na itong araw na ito ay magiging masaya para sa aming lahat. Nasabi nga po ni Dr. Lorenzo na ang One Store ay nagtataguyod na mapalaki ang merkado ng ating micro, small, and medium enterprises. So ayan, kung nagpapasalamat po si Dr. Lorenzo sa DOST, kami po ay nagpapasalamat po sa Estancia de Lorenzo sa pagbubukas ng kainyong pinto para sa One Store. Ayan. Secretary for Regional Operations, Engineer Sancho A. Mabora. Umaga po sa ating lahat. Ang unang ating pagbati sa ating butihing kalihim ng Department of Science and Technology kay Secretary Fortunato Tidela Peña. Ayan ating mga kasama sa media. Nandiyan po si Miss Narisa Piscos, Happy Morning Show. Hello ma'am. Mr. Robert Michael of GMA News and Newsroom Pilipinas. Ang DC JB, 1458 Radio Calabarzon, Miss Sam Faye Calaca of Power Magazines. Sa organizing committee po, DOST Region 2, DOST Calabarzon and ETL. Sa ating pong lahat, isang magandang umaga. Tayo po ngayon ay nagtipon-tipon upang masaksihan ang formal na inaugurasyon ng ating ika-37 One Store Hub dito sa bansa na matatagpuan po sa butihing lugar ng San Mateo Rizal. Natatandaan ko po nung binigyan kami ng assignment noong panahon ni Secretary Montejo na ang sabi niya ay hindi pa po ako director noon eh. I think ARD ako. Ang sabi niya ay can you come up with a system online that would be able to promote and sell DOST assisted products. And at that time, the order is quite daunting because he gave us, I think, about 2 months to do that. So, hindi namin alam kung anong gagawin. Fortunately, I have a very competent staff led by Chris that has an idea on establishing e-commerce platform. So nung ito po ay aming nilaunch, wala akong aming budget. Lahat po ay innovation. So nung ito ay aming nilaunch, 100,000 plus my own fund in Region 2. And at that time, 20 products only. 20. 20 products. So we have to show to the former secretary the DOST is now in the position to compete in the e-commerce business. Ano? So 20 products, at that time, nandun niya yung mga giants. Si Shopee was there, Lazada was there, the other e-commerce platform was already there. And with the 20 products, we received a lot of commendations, not only from our former secretary, but to our clients in the DOST. And in fact,
they were very eager also to participate and become players in the e-commerce business. So doon ho kami nagsimula, and after 1 year, I think the products had reached 10,000. We are averaging about 1 million views per month. A lot of our clients come from the US, China, some countries in Europe, and I think Russia at that time, are looking into the products that we have in the e-commerce platform. And well, we had our first export, not in the mainstream market, after I think 2 years. And that product is also displayed in this hub. And so that is the story of One Store. In fact, I think at this time we had reached a sale of about 300 million already. Just imagine the impact of this, the 300 million, not only assisting the producers and manufacturers, but also the farmers and fisher folks. So yung iba po dyan, hindi na namin na-account. Kasi ho, ganito, pagka nakabili sa One Store, magme-message ho yan sa amin. Pwede na ho ba kaming dumiretso sa manufacturer? So ang ginagawa ho namin, inililink na namin sila. And I think that I can say that probably at this point in time, ang assumption ko po is we have sold about 500 million fisher folks. If you will look in the supply chain, especially during the pandemic, napakalaking tulong mo. When the other stores, physical stores, have significantly decreased yung transactions, si One Store ho, during the pandemic, lumaki pa ho. The average increase is about 17%, 15 to 17%. So we are glad that we have reached this point. And napakarami na hong innovation. Makikita niyo ho dyan yung ating Bendo machine na one of a kind. Kasi ako, maliit pa ako, ang nakikita ko sa mga Bendo machine natin, ang laman, puro products ng multinational. Hindi ko nababanggitin, pero lahat yan product ng multinational. Sabi ko, paano ikaw akong farmer o maliliit na negosyante? Alam nyo, nung nilunch namin ito namin dyan, halos maiyak po yung manufacturer. Kasi sabi niya, sir, akala ko ho, hindi ko na makikita yung produkto ko sa Bendo machine. Kasi dominated ho ito ng mga multinational companies. So I think that the intention of One Store is to be able to empower our micro, small, and medium enterprises, and at the same time, become a window of opportunities to our farmers and fisher folks. So ito ho talaga yung aming pangarap. At sabi ko nga, siguro if not, well, eventually what we would like for One Store is to privatize this, because in the government, hindi ho infinite ang resources. We have very limited resources. And I think that the best way to expand and to compete with the multinational is to partner with a private company. And so, this is the direction of One Store. We would like to partner with the private company, and then CDUST po, ang role niya is to develop more technologies about e-commerce. Exciting ho dahil we have a partner in the US right now developing some systems that is pioneering and trailblazing. Later on this year, you will be able to see an e-commerce platform that is very, very competitive. And yung hindi ho na-i-offer ni Lazada and Shopee, if I can mention their names, we will offer it in the One Store. So, ito ho ang istoryo o kwento ng One Store. So ngayon po ay, well, we are very glad and fortunate that One Store Lorenzo is joining us in this undertaking. And as I said,
the ultimate goal would be to help farmers, fisher folks, inventors, the members of FIS and FISPC. Sorry, I forgot to mention the name of FIS presidency, Ronald. To digitalize transactions that would make our companies, micro, small, and medium enterprises, realize the power of digital technology, e-commerce platform, and realize the importance of developing technologies that are world-class and globally, and that can become globally competitive. So sa inyo lahat, po natin ang ating buti na kaya po ay pakinggan po natin ang kanyang mga sasabihin. Muli po, congratulations kay Sir Ayong and kay Mamayet. Congratulations po sa FISPC dahil kayo po ay partner rin ng One Store. At congratulations din po sa mga nag-participate. And we hope that this project will be the convergence not only of MSMEs but the convergence of muli po. Okay, welcome to okay, so let's just wait. Very inspiring yung kwento ng One Store beginning with just my 2 months preparation time. Dati ay meron lang ng 20 products na products na naka-upload dito. But now, there are 10,000 plus products na makikita natin sa One Store. So kung hindi pa po natin nabibisita, punta lang kayo sa ating browser at thehypeonestore.ph para makita yung mga products ng ating mga DOS-assisted MSMEs here in the Philippines. Okay, so out of 500 million sales, as of and marami po tayong foreign buyers na nag-ayan. So baka tayo kung gusto po natin ang pagpasalubong ang pasalubong pamigay sa ating mga pamilya, pwede po natin unahin po natin let's go local .ph. Okay, so continuing on, bigyan po natin ng bigyan din po natin ng time for from the provincial director of DOFP Rizal, Fernando Itabasa. Let me acknowledge the president of our, of course, darating pa lang, our DOSD Secretary for Renato de la Peña. Nandito na yung mga advance party, pero darating na si Secretary. And of course, our USEC, again, our napakasipag, maski sabi ko ngayon, maski Sabado, walang weekend, ating USEC, Sancho Magbabaran. Under Secretary for Regional Operations. So, kay Dr. Lorenzo, Yulalio Lorenzo, and of course, sa kanyang may bahay. Good morning. Siya po yung mga presidente ng Estancia de Lorenzo companies. And of course, sa ating mga inventors. Wala pa si Sir Ronald, si Kapopoy, nandito na po. Good morning. And of course, the rest of the inventors na nakarating. Nandito na sila. Wala pa kahapon. Ma'am Narisa Piscus from the morning show. GMA News from Newsroom, Pilipinas. DZ. You know, One Store has been instrumental in allowing micro target market, increase business opportunities, sales, and ultimately help business flourish. Subok at kilala po ang DOFP sa mga program nito, gaya na naman ng Small Enterprise Technology Upgrading Program or MSMEs. Kasama ng doon sa recent director rate sa recent result. Partikuhan mo ng pang-araw-araw MSMEs magpag-usap sa ating mga kliyente upang malaman yung kanilang problema dito sa mga MSMEs at para matulungan sila. Na I can attest to this na talaga napapatunan. Kitang-kita ko rin ang mga pasasalamat ng ating mga kasamahan sa mga MSMEs. At grateful, ika nga,
namangailan lang sa kanila ay nagsasabing life-changing talaga yung programa ng USD at naging tulong sa kadalasan through S&P intervention. Gayunpaman, for some businesses, a new set of struggle presents again right after. Capable, pero wala, umawanti ang clients. Nagka-problema sa supply and demand, hindi na ma-maximize ang kanilang bagong machines at equipment, kaya rin naman, hindi rin na ma-maximize ang ability na kumita. Little did they know, they are just not reaching enough people. At dito pumapasok ang Estancia de Lorenzo. Ito yung 40 na yung Estancia de Lorenzo. Kaya naman, sila ang store hub. We have already brought science to our people and extending efforts like this give us higher odds in delivering a positive difference through our innovations. One Store, from being an e-commerce platform providing customers with an effortless shopping experience and enabling retailers to access a large pool of online buyers, has evolved into a hub that houses on-hand products for this is very innovative, relevant, and timely. Naalala ko pa, about 20 years ago, yung e-commerce, matagal nang sinasabi yan. Pero hindi ho natin, actually hindi talaga nabigyan ng pansin hanggat dumating yung pandemya, yung ating pandemic, COVID-19 pandemic. Nung dumating ito, nag-flourish talaga. Yung mga online businesses nag-flourish. And one of those businesses, yung One Store. Dito, biglang nag-flourish yung One Store Hub. Kasi ito ay online platform. The pandemic may have been an unfortunate event, pero we suddenly appreciate more and enjoy the convenience of utilizing technology. Andiyan na ang instant delivery, door-to-door shopping experience, toll-free messaging media, at marami pang iba. Ang One Store ay narito para muling mabayan ito. Likewise, I can say that we are looking at a bright future for One Store. And that also translates to an uplifted economic and business standing of our beneficiaries. Isang karangalan ko Calabarzon area in 5 provinces of Calabarzon, unang-una ito, yung nandito sa Estancia de Lorenzo. Para sa kaunahan, One Store Hub sa dito sa rehiyon ng Calabarzon. And Yusek Sancho for for gracing this event. Na maski Saturday, sabi ko nga kanina, maski weekend, maski Saturday, nandito rin sila, still working day sa kanila. To Estancia de Lorenzo for partnering with DUST. To everyone here today, let us enjoy this remarkable event and thank you for partaking this milestone. Muli, maraming salamat sa lahat ng dumalo dito sa programang ito at isang magandang araw po sa ating lahat at patuloy na itaguyod ang siyensya at teknolohiya sa ating pamayanan. Maraming salamat po. Sinasagot ang tanong, paano natin mas matutulungan ang bayan gamit ang agham at teknolohiya? At isa sa mga sagot ng DOST ang One Store, ang paggamit ng e-commerce, ang digitalization ng market para mas maabot natin ang mas maraming tao. Kung yung mga products ng Northern Luzon ay accessible lamang sa kanila, ngayon through this platform, kahit sa ang parte ng Pilipinas, kahit sa ang parte ng mundo, makikita natin ang mga produkto ng iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ayan. So, once again, if hindi pa natin na-access ang One Store, punta lamang kayo sa inyong browser at i-type onestore.ph para makita ang mga
proud na proud tayong locally produced products na tinulungan ng DOST para ma-improve ang quality ng kanilang mga produkto at mas maging itong high quality and world class. Sobrang inspiring nga ng One Store efforts na hindi lamang yung mga nasa cities or nasa mga towns na MSMEs, pati yung sa mga starting businesses. Ayan. So, ang DOST, ang One Store ay isa lamang programa ng DOST. Isa lamang itong programa. Tumutulong ang DOST simula sa inception, startups, mga nagbabalak pa lang gumawa ng negosyo hanggang sa ma-manufacture na nila ang mga produkto, ma-produce, at hindi doon nagtatapos. Ang One Store ay tugon ng DOST sa pag-market naman sa mga produktong ito. Tinutulungan ng DOST hindi lamang sa paggawa ng produkto, kundi sa pagbenta rin ito. Ito na po yung One Store na arm. So, si One Store PH, originally, ang kinikater niya lang po talaga ay DOST assisted MSMEs through our programs tulad ng Small Enterprise Technology Upgrading Program or Setup. Ayan, so kung meron po tayong mga interested parties, ayan, meron po ang DOST na setup program, setup na tumutulong sa ating mga small businesses, technology-based small businesses na mabigyan ng technology-based solutions ang kanilang mga problema sa pag-produce and manufacture ng kanilang products. Meron din po tayo for people's organizations, meron po tayo grants and aid, and meron din po tayong CES program or the community empowerment through science and technology naman para sa ating mga far-flung communities, distance communities, rural communities, mga people's organizations na naroon na gustong na meron silang sariling products sa livelihood arm ng CES na mapalago yung kanilang makapagsimula at makapaghanap buhay. Ayan. So, another question po? Para kayo, Sec. Maboran. So, kayo po ang nag-innovate po dito. Ano po? Sec, ano po ang qualification ng isang nais din na magkaroon ng online store? And ano po, gaano kalaki yung puhunan ng maaari nilang sa simula? And ano po ang panawagan natin para doon sa iba na gustong-gusto pa na akala nila ay hindi nila kaya po? Thank you. Thank you, Ma'am Miss Cos. Napakaganda na inyong tanong. And alam nyo, yung pagka, kung ikaw ay isang maliit na negosyante at nagsisimula pa lamang, ay medyo mahirap para sa iyo na mag-establish ng e-commerce platform. Dahil unang-una po, may mga technicalities po yan at mahal po yung gagastusin. So ang ginawa po ni One Store at ng DOST, we saw to it na pagka ikaw ay on board sa One Store, maniwala ho kayo, pati ho dun sa pag-feature ng mga produkto, kami ho ang gumagawa. Because yung ating mga MSMEs, walang capability from, anong tawag ko, designing, and we have a team na ganun ho ang ginagawa, at ang kabilin-bilinan ho lang ni Secretary de la Peña, ano ang requirements? Dapat po quality products. Kasi ho, yung tinutulungan ng DOST ay may kalidad, at yung halimbawa, yung mga license to operate, yung GMP, yung HACCP, yung CPR, mga FDA requirements, dapat ho ay pasok ka doon o meron ka. Then, you can be on board. Wala ho itong bayad. This is for free. In fact, noong una ho, ang intention talaga niyan ay DOST assisted MSMEs. But later on, we expanded it to also enroll on board doon sa One Store yung mga natutulungan po ng DTI at DA. Okay, DOST, Rizal naman po natin, Fernando Abla, sa ating Provincial Director po.
Napakasipag po yan at ako po ay saksi dyan. Sir, Nanding, dito po sa Rizal, ilan po ba ang kailangan na may one store? Kung sakali po na gusto din mag-avail niyo ba? And papaano niyo po sila matutulungan? Thank you po. Well, kung ilan ang kailangan, wala naman ano. So far, wala pa tayong ganun pag-uusap kung ilan yung mga kailangan. Pero titingnan natin yung competitiveness, no, ano, kung masasaturate yung market, then let's limit it. Of course, titingnan din natin yung focal region, region 2. At titingnan natin kung meron silang iba pang mga applicants in Region 4, for example. Right now, in Region 4, this is the first. So, di ko alam kung meron mga other applicants in other provinces in the region. So, but in terms, probably, depende doon sa ano, marketability and of course, so yung competitiveness ng mga ano. Siguro pwede. Titingnan lang natin kung meron mga applicants. Nabanggit po kanina kung ilan ba dapat ang one store sa isang lugar. Sa Ilocos Norte, sa Region 1 po, pero po kami dati sa La Union. Pero ngayon, ang existing na one store namin is sponsored by the provincial government of gawa naming pag-establish ng one store. Kasi po, ang province po may control din sa kanilang mga MSMEs, no? Through their processes sa provincial government, may control sila sa mga micro, small, and medium enterprises. Kaya provincial sponsored na po ang aming mga one store. Meron pong one store ang FISPC nasa Pangasinan, pero ewan ko ano nang nangyari kay June Mac. Hindi ko na nga nakikita si June Mac eh, Sir Popoy. Pero I don't know if, I hope it is still existing and operating, pero matagal na kami kasi hindi nakakapag-usap. Pero yun po ang sistema namin ngayon sa Region 1. Provincial sponsored na po ang one store. Tinyo lang po, ayan, i-emphasize ko lang po naman doon sa ang unang-una pong kasagutan kung gusto po natin magkaroon, ma-i-upload ang ating mga produkto sa one store at magkaroon naman ng one store hub. Kailangan lang po natin, number one, interest. Dahil ang DOST ay handang-handang tumulong naman. Dun sa mga nabanggit ni Sir Arman na mga requirements, pati doon sa pag food safety compliance, sa pagtulong sa kanila na magkaroon ng license to operate, andito si DOST para sa inyo. So ayan. So kailangan lang talaga ng interest ng ating doon sa lahat sa airport to promote our local products na from different regions. So siguro mas magandang exposure sa international market kung may makakita na sa international airport. Thank you po. Secretary Fortunato T. De La Peña, Secretary of the DOST. So, dun sa Nato, T. De La Peña, for this speech. So, this speech para sa one store is, halimbawa, galing kami sa Bicol, kasama ka ba ka, Popoy? Kasama ka, no? Maaaring dahil sa nagka-transition tayo doon, di ba? Ngayon lang tayo nagkaroon ng bagong director sa region, so parang hindi nila alam yung one store. Sabi ko, itong fire extinguisher na ito, kaya-kaya ma-supply sa Maynila dahil mura. In fact, yung sumama sa visit natin yung, ano, di ba, Philippine Science High School? Sabi niya, sa Maynila pa kami bumibili ng fire extinguisher, meron pala dito sa Bicol. Oo. So, medyo siguro, depende siguro sa region. Kaya, ewan po, sa Ilocos, kung mayroong mga produkto kayong hindi pa na i-apply sa one store. Pero talagang sa tingin ko, marami pa tayong beneficiaries o kahit yung hindi beneficiaries
na hindi pa enrolled sa One Store. Kaya maganda nga talagang pagkukulan natin ng pansin yan through our regional offices na rin. Kaya maganda rin yung suggestion ni Kagari. Pero Kagari, alam mo, itong lugar kasi na ito ay para siyang tourist place. Kaya yung mga nandyan, kailangan din may makita ang kamukha nito, physically. So while we can have a logistics hub, kailangan din naman ang mapupuntahan na ating mga bisita dito sa tourist place. So parang kamukha din ito nung sa, anong tawag dito? Yung sa Muñoz. Sa Muñoz, palagay ko yun din, kailangan ng konting recruitment pa ng mga magsusupply ng produkto kasi yung mga nakita ko doon ng mga produkto na nung i-launch natin 2 years ago, parang hindi pa nadadagdagan ng mga enrolled na suppliers. And sa Iloilo, halimbawa, ang dami din nilang mga produkto, hindi ko alam kung may sarili silang hub doon o may sarili silang online system. Pero sinabi ko din yun kay R.D. Rowan dahil alam ko meron silang collaboration ng Department of Agriculture. Yung sinasabi ni Gary na pati gulay niya ay ino-order niya roon. Oo, kasi ako naman, hindi naman ako sa ayoko ng One Store. Kailangan ko pa rin maglakad. Kailangan ko pa rin pumunta sa palengke. Kaya hindi ako nag-o-order ng gulay na online. Kailangan meron pa rin ako makita mga pangkausap na, uy, magkano may tawad ba yan? Para makompleto yung aking kasiyahan. But natutuwa ako sa lahat ng ating operator, lalo-lalo na yung mga entrepreneur natin nakasama sa One Store. Itong mga nakaraang araw, meron ako mga tanggap na balita sa mga inventor Pinoy na ika nga magagandang balita. Salamat President at mukhang iba na ang environment at yung mga natanggap ko messages at ang isa pa dyan yung bang parating ko sinasabi. At yan po, talagang dyan na tayo mag-shopping. Lahat po ng kailangan natin sa atin na pang-araw-araw ng ating pamumuhay ay dyan na po, complete na po yan sa One Store Hub. At meron po tayong mga maraming-marami na po as in na mga produktong gawang Pinoy. Napaka-quality po ng mga produkto at napakasarap pa. Okay, so yan na po yung ating natapos ang ating programa. At sa susunod naman po ay balikan naman po natin yung iba pang mga special coverage po ng inyong abang lingkod. At marami po tayong matutunan sa ating programa Happy Morning Show at punong-puno at hitik na hitik sa mga impormasyon sa science at teknolohiya. Okay, wala na po tayong oras. Maraming salamat sa nakikinig. Taga Antipolo City at sa Cebu City, yung aking Mars and Parge, si Grace Noli at yung anak ni si Sholamite at syempre yung aking anak si Kenzie, si Denzel at anak ko na rin sa Ilon. Happy morning sa inyo lahat. Taga Antipolo rin si Joy and Dennis Hiraldes, happy morning. Dadalo kami dyan sa Cloud 9. At si Tito Kerwin at Tita Cheche
I miss you. At Catherine Batoon, Lester Navarro, Angelica, dyan sa Project 6. And syempre si, syempre si Sir Alvin Caranza ng Cafe Lupe at ng Billboards dyan sa EDSA. At Sir Alvin, mag-a-adapt na rin si Sir Alvin Caranza ng One Store Hub dyan sa Antipolo City. Abangan nyo po yan at baka sa Tagaytay pa nga sa kanyang hotel na Cafe Lupe. And syempre po, ayan po, makita-kita tayo. And syempre, Sam Fudge Calaca. At syempre, si Sir Sancho, Yusek Sancho Maborang ay nakikinig po yan syempre. Sa kanya po yung inovasyon, etong One Store Hub. Okay, nagpapaalam na po inyo abang lingkod. Miss Horizon Chaser, happy morning! I love you all! Sumayin nyo ang isa na namang happy morning na programa hanggang sa susunod nating pagsasama-sama. It might seem crazy what I'm about to say.